Isang napakagandang araw sa ating lahat, mga kapatid. At muli po, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo ay binigyan ng pagkakataon para muli ay mag-aral ng kanyang salita, na ito po ay maging pagkain ng ating pong kaluluwa, na sa ganito pong sitwasyon ay kailangan po natin. Alam nyo, nakakamiss yung ating gatherings, but sa ganito pong sitwasyon dahil sa pandemic na problema, kahit pa paano po ay napakahalaga na tayo ay makapakinig ng mga salita ng ating Panginoon sa anumang paraan upang maihatid sa inyo ang kanyang salita upang magpapalakas ng ating spiritual na buhay. Dahil ang sinabi niya sa kanyang salita na ang tao po ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi po sa kanyang salita. Kaya napakahalaga na minsan ay pagtuunan nating pansin na naman pong busy ng buhay, kailangan po natin na bigyan ng priority sa pakikinig, pagbasa ng kanyang banal na salita. Napakaganda ang ating paksa ngayon dahil ito po ay siguro masasabi nating napanahon upang pag-aralan po ang isang minsahe na patungkol sa isang challenge sa atin. Kung paano po tayo magbigay ng napakalahagang oras sa mga bagay na spiritual at panghabang buhay. Kaya purihin ang ating Panginoon sa lahat po naming mga kapatiran na maabot po ng mensaheng ito. Sana po ay bibigyan po natin ng halaga ang oras na ito para mapakinggan ang mensahe na alam ko po na itong mensahe na ito ay para sa ating lahat. Pero bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong habag ay patuloy na sagana na nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga anumang mga iba't ibang mga pagtitiis na aming pong naranasan, lalong-lalo na po sa problemang kinaharap namin ngayon, na alam po namin na ito po, O Diyos, ay hindi namin alam kung kailan magwawakas. But Lord, we thank you na ikaw po nagbibigay sa amin ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang lahat po ng mga pagsubok at mga kaguluhan sa buhay. Kaya po sa pamagitan ng mensaheng ito, hayaan mo na makapagbigay ito ng kalakasan sa aming pisikal at spiritual na paglilingkod sa iyo. Kaya hayaan mo, O Diyos, ng banal na Espiritu Santo na siyang kumilos sa aming mga buhay upang ang banal mong salita ay maintindihan namin at maunawaan. Upang sa ganun, ito po, O Diyos, ay magbibigay sa amin ng lakas upang magkaroon po kami ng pag-asa na sa kabila ng ganitong sitwasyon, ang salita mo ang magbibigay sa amin ng pag-asa. Purihin ka, hipuin mo ang lahat ng nakikinig, mga kapatiran namin, upang abutin ang kanilang spiritual na pangangailangan to comfort, to exhort, to edify your church, especially, O God, sa lahat ng members, leaders ng IRM. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pong pag-aaralan ngayon na makita po sa Genesis at chapter 25, verses 29 to 34. Ang ating pong basahin, ito po ang buhay ni Jacob at ni Esau. Sabi niya rito, sa Tagalog,
At nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa Paran. At siya'y nanglalambot at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pagpakainin mo ako ni iyong mapulang lutuin sapagkat ako'y nanlalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lintehas at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ang ating pong topic napakaganda dahil ito po ay masasabi natin napakalungkot na halimbawa na isang tao na makikita po natin mamaya kung bakit naging malungkot ang kanyang naging ending ng buhay at nag-ani hanggang ngayon ng mga consequences sa kanya pong pagpili kung ano ang mahalaga sa kanya. Ang ating pong topic ngayon ay the bad bargain of Esau. Ang masamang kipagsundo ni Esau. Ito po yung sinasabi ko, the one of the saddest example in the Bible is that Esau. Kaya po sinabi po ng Hebrew na si Esau ay isang taong walang kwenta. Walang galang. Bakit? Makikita po natin yan mamaya. Alam niyo po, siya ay isang panganay, the firstborn son of Isaac and Rebecca. This is a twin brother of Jacob. At sinabi po ng Bible sa verse 27-28, love his by his father, Isaac, because he is a skillful hunter. Siya po ay napakahusay ng mga ngaso, kaya inibig siya ng kanyang ama dahil lagi pong kumakain ng kanyang nahuhuli. Pero sa isang dako, si Jacob naman na kanyang twin brother ay taong bahay. Kaya po siya ay mahal ng kanyang nanay. Kaya makikita po natin dito na hindi naman siguro sinasabi na may kinikilingan ang bawat isa. Pero minsan po hindi maiwasan dahil itong si Isaac ay mas mahal niya si Esau compare kay Jacob. At ito namang nanay, mas mahal niya si Jacob. Dahil siya ay naging katuwang lagi sa pagluluto sa bahay. Kasi si Jacob po ay lagi doon lang sa bahay. Isang taong tahimik at lagi tumutulong sa nanay. Kaya yun po ang mga buhay ng dalawang kambal na ito. Si Esau ay isang taong masasabi natin in the side. Sa isang side ng kanyang buhay, masasabi natin na he is a kind people man to his brother. Although na siya po ay minsan ay dinaya ni Jacob. At siya ay tumulong upang ipalibing ang kanyang tatay nung siya ay namatay. Ang kanyang tatay. Yet, sa dalawang okasyon, ito pong si Jacob ay kinuha niya yung pagkapanganay ni Esau. At hindi po lamang yan. The first twin Esau sold is birthright. Yung una pong
daya na dinaya siya ni Jacob, nung kinuha ni Jacob ang kanyang pagkapanganay, na ipinagpalit doon sa isang bowl na kakainin o sopas o linaga. At ang pangalawa, the second in when Jacob stole the blessing designed for Esau. Noong ang pagpapala para sa kanya bilang isang panganay ay kinuha rin ni Jacob. Alam niyo po ang word na bargain o pagkipagsundo. Ito po yung kanyang simpleng definition. An agreement of stipulation or mutual pledge. In other word, sa Tagalog, kasunduan o kondisyon ng isa't isa na nanghako. Kontrata, engagement, o masasabi natin na sometimes ito po ay kasunduan. Alam nyo, magbigay po ako ng halimbawa. Yung aming pong lugar ay sinasabi na Panay. Ito pong kasaysayan ng aming lugar na Panay Island, ito ay kabilang ang Antique na kung saan kami ngayon nakatira sa Pilipinas. Alam nyo ba, ito ay pinagpalit lamang ng isang dato na galing sa Borneo sa isang chieftain ng Panay. Hari ng mga haita o leader ng mga aita, ang pangalan ay si Marikodo. At ang kanyang pong asawa ay si Maniwang Tiwan. Alam nyo, dahil lang sa isang, ano ba ang tawag doon sa lukot, o sombrero na ginto, na ibinigay sa lalaki kay Datong Marikodo, at doon sa kanyang asawa na ang isang kwintas na sumasayad sa laylayan, ginto. Yun po ang istorya. Na ipinagpalit po yan ang Panay sa isang sombrerong ginto at sa isang kwintas. Yun po ang kasaysayan ng Panay. Kaya po ay noon pa man, yung mga kultura ng tao ay nariyan na, nakipag-barter. Kaya ito pong kasaysayan na ito napakahalaga sa atin na malaman po natin na ano ba kahalagahan nito. Ito po ang bibigyan natin ng focus ng ating pong atensyon kung ano pong lesson na makukuha po natin na ito pong si Esau, bakit masasabi natin na masama na naging kipagsundo siya sa kay Jacob. Una-una si Esau ay ibininta niya o ipinagpalit niya ang kanyang birthright. Alam niyo po, sa Old Testament, napakahalaga ang birthright na tinatawag. Why? Una-una, ito po ang nagkaroon ng advantage. Alam niyo, napakahalaga po ito sa mga lingkod ng Lord, sa mga tao ng Lord, sa mga taga-Israel. Ang tinatawag na birthright, ang pagkapanganay. Dahil una, the physical advantage of the birthright, dahil ito po contain a double portion of the father inheritance. Kung ikaw po ang panganay noon, ay dubli ang iyong makukuha na mana. Hindi lang po yun, kundi masasabi natin na yung pong bali position, kapag ang father mo ay man namatay, the position of leadership in the family when the father died. Ikaw po magiging leader, ikaw po ay magiging priest, magkaroon ka po ng double portion ng property. Hindi po lamang yan, the birthright also designate it's a bearer as being the spiritual leader in the family in case of the death of the father. At isa pa ang napakahalagang bagay, the family of Isaac is meant
that representative place in the covenant of God. Kaya po, ito po ay napakahalaga sa aspeto po ng physical advantage. Hindi po lamang yan. Number two, the spiritual advantage of this particular birthright. Number one, sabi dito, the patriarchs and the priests of the house on the death of the father. Ikaw po, sabi ko nga, ikaw maging pari. Ikaw po ang magiging spiritual leader na isang family. Hindi lamang dyan. The chief of the chosen family and heirs of the promised blessing. Ikaw po ay magiging leader na pipiliin ng family na tagapagmana ng promesa. At able to invoke the blessings of Abraham regarding the threefold promise. At pwede ka po makiusap sa ating Panginoon kung sino po dapat mo i-bless. Like for example, si Isaac, nung bago siya mamatay, ipinasa niya ang pagpapala sana sa panganay, pero dinaya ni Jacob si Esau. Dahil yun po ay nakasulat na, kaya po itong word na Jacob ay tinatawag natin na heel grabber. Siya ay po ay yung kumbaga sa kwan eh, tinatawag siya na ano ba yun? Manunungad ng sakong o heel grabber. Dahil nung sila po ay pinanganak, nakahawak si Jacob sa sakong ni Isaac. Kaya dumating ang fulfillment ng prophecy ng nasabi na itinakda na sa tamang panahon na ito na ang pagkakataon para ma-fulfill. Kaya po inagaw ni Jacob ang pagkapanganay ni Esau. Kaya yun po nakita natin. Physical advantage and spiritual advantage ng panganay na masasabi po natin na napaka-importante. Pero ang sabi po ng Bible, binaliwala po ito ni Esau. Alam nyo, minsan, pagkaroon po ng kasunduan sa both party, sa bawat isa, ay mayroon pong bintahe o mayroon pong disadvantage. Minsan, yung isa nalulugi, sometimes isa po ay nagigain, nakagain o nakaginansya. Iwan ko kung ano yung tama yun ng aking Tagalog, ginansya ba o gain? Yun po, no? Yan ang makikita po natin. Kaya ito pong si Esau, bakit sinabi ko na nagkaroon po siya ng masamang kipagsundo dahil ipinagpalit niya na sa bandang huli, nagsisisi siya dahil nakita niya kung ano kaimportante itong birthright. Si Esau ay bakit ipinagpalit niya? Kaya po sinabi ng Bible na siya isang walang galang na tao. Dahil una-una, Esau choose the sensual over the spiritual. Pinili niya ang pangkatawan o pang-physical na pangangailangan sa spiritual na pangangailangan. Dahil nung siya ay ginutom, sabi niya, ano ba ang may dudulot ng pagkapanganay kung ako'y mamamatay? Kaya pinaliwala niya yun. Ang kanyang ang pagkapanganay niya dahil lang sa isang mangkok na supas. When he gave into the cravings of his hunger. Nung siya po ay nakakita siya ng isang mangkok, ipinagpalit niya lang sa isang mangkok na pagkain o supas o sabaw o linaga ang kanyang pagkapanganay dahil sinunod niya ang kanyang pong gutom. Dito at saka, bakit niya pinagpalit? He valued the red pottage, yun nga, yung red beans, more highly than his birthright. Imagine niyo, dahil lang doon sa simple, napakaliit na pagkain para lang
sa isang kainan, ipinagpalit niya ang mahalagang bagay na hindi niya po namalayan dahil nakita niya ang kanyang gutom, pero ang kanyang pagpanganay ay hindi niya nakita na balang araw ito po ay magdadala sa kanya ng destinasyon niyang maganda. For this reason, he was called a profane. Kaya siya, sa ganitong rason, sabi niya, tinawag siya na walang galang o walang kwintang tao doon po sa Hebrews chapter 12 verse 16. Na sabi ng ating Panginoon, huwag niyong gayahin si Esau na isang taong walang kwinta dahil ipinagpalit niya sa isang mangkok na sabaw ang kanyang pagkapanganay. Kaya dito po sa number 2, Esau choose the present over the future. Ang kanyang pong pinili ngayon, hindi siya tumitingin sa hinaharap. Kaya sabi niya, he tossed away future rewards for present gratification. Pinili niya ang kasiyahan ng kanyang laman sa oras na iyon dahil sa kanyang gutom. Kaya sabi dito, to made him a profane person na walang kwinta nga, sabi ko, dahil pinili niya ang temporary physical pleasures than the spiritual right. That's why he made a bad bargain. Kaya gumawa siya ng hindi magandang kasunduan. Dito, makikita po natin dito na maybe ito po ay isang napakalaking masasabi natin na mistake o pagkakamali na siya po ay nakipagsundo, na ito po nagdadala sa kanya, he suffer the consequences of this bad bargaining. At nagdala po ito ng napakasama, nagdulot po sa kanya ng masasabi nating kapahamakan. Kaya na instead po siya ay pagpalaim, ay inagaw po ni Jacob. At si Jacob po ang siyang pinagpala. At alam nyo, kung iti-trace up po natin yung lahi ni Esau, siya ay nasa southern part ng Israel at naging kaaway pa mismo ng Israel. Nang ibig sabihin, itong magkapatid na yon, kung baga sa pelikula, ang buhay po ni Esau ay naging kontrabida. Instead na siya ay pagpalain ng Panginoon, itaas ng Panginoon sa kanya pong saling lahi, pero ang consequences hanggang ngayon, sinuffer niya dahil sa pagkakamali na nakipag-bargain siya. Not supposed to be, na instead na siya ay i-bless ni Lord, hanggang ngayon, siya po ay nagtiis ng konsekwensya sa kanya pong ginawang desisyon. Sa atin, mayroon ba tayong mga desisyon sa buhay na minsan ay pinagsisihan mo? Na masasabi natin na sana kung maibalik ko lang ang kahapon. Sana. Kaya may mga awitin na sana maibalik ko lang. Mayroon pong mga nagsasabi na bakit ngayon ka lang dumating? Diba mayroon? Bakit? Kasi napakarami pong mga bagay na minsan ay nagkaroon po tayo ng isang desisyon na pinagsisisihan natin sa bandang huli dahil hindi po natin iniisip muna ang mga bagay kung ano po ang pinakamahalaga bago tayo magdesisyon. Mga plano sa buhay, ating mga choices na kung saan minsan iyon po ang nagdadala sa atin ng pait, hapdi, na naging kabahagi na ng buhay natin katulad ni Esau. Na minsan sa kanya pong pagkakamali, ito po ay nagdulot sa kanya ng kapighatian, nagdulot sa kanya ng sakit, nagdulot sa kanya ng pagsisisi, na naging huli na ang lahat sa kanya. Dahil sa pagkakamali niya minsan, ito ay nagdulot sa kanya ng walang habang buhay
na nagiging masasabi natin na isang bangungot sa buhay niya. Alam niyo, napakarami pong tao sa Bible na nakipagsundo sa Lord, na nagsumpa sa Panginoon, gaya ni Jephthah. Kung ating pong maalala yung kanyang buhay, na nagbigay po siya ng isang pagkakamaling desisyon. Dahil gusto niya, dahil nung kapanahunan na yon, siya ay makipaglaban sa kanyang kaaway, at siya ay nagsumpa sa Lord. Sabi niya, Panginoon, kapag kami po ay binigyan mo ng tagumpay, pag-uwi ko, yung unang makasalubong sa akin ay ibibigay ko sa iyo. Yung pong sumpa na yon, yung pong pangako na yon ay nagdala sa kanya ng pait at kaabdi. Dahil yung unang sumalubong sa kanya ay kay isang niyang anak. Nung kapanahunan na yon, ang kanyang anak ay dalaga. At hindi po lamang siya ay offer, kundi i-offer siya para patayin. At hindi niya akalain na ang unang sasalubong sa kanya ay ang kanyang anak. Kaya yung pong mga desisyon na yon, yung pong mga sumpa na yon, yung pangako na yon, nagdulot sa kanya ng hapti at pait, sakit sa kanya pong puso at damdamin dahil sa padalos-dalos na paggawa. Kaya sabi po ni Pablo, huwag po tayong sumumpa sa Panginoon. Sabi niya, kung yes, yes, kung no, no, wala nang iba. Kaya sa ating mga Kristiyano, napakahalaga sa atin na bago po tayo magdesisyon, bago po tayo pumili kung ano pong dapat unahin, sana po ay hindi po tayo magkamali na magdudulot po sa atin ng kalungkutan sa bandang huli. Ito po yung ating nakikita dito, we are selling our birthright. Sometimes we are Christians, minsan po ating masasabi natin na parang binibigay natin o binibinta po natin yung ating pagka-birthright o binabargain po natin o masasabi natin na kipag-palit tayo, nakipag-barter tayo sa anong paraan as our birthright as a Christians. Number one, sabi ng ating Panginoon sa Galatians chapter 3, verse 29. Ating pong basahin ang sinabi po rito sa Galatians chapter 3, verse 29. Sabi po rito, verse 3, 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kahalintulad po tayo ni Esau na nagiging panganay po ng mga Kristiyano sa ating Panginoong Hesus. We are heirs according to the promise made to Abraham, to Abraham. We are joint heirs with Christ. Dito po sa Romans chapter 8 verse 16 to 17, tayo po tagapagmana kasama ni Kristo. Sabi niya dito, we are heirs according to the hope of eternal life. Tagapagmana po tayo sa mga pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa Titus chapter 3 verse 7. Tayo po'y tagapagmanang ng kaharian ng Panginoon sa James chapter 2 verse 5. At sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 21 to 23, in him all things are ours. Ang lahat, yung sa kanya, ang lahat po ay para sa atin yun. What a wonderful birthright and not just limited to things in hereafter. Kaya po sa atin, tagapagmana po tayo ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan, sa kanyang kaharian, sa kanyang pangako. Bilang tayo ay mga Kristiyano, katulad po natin si Esau na kung hindi po tayo marunong pumili, kung hindi po natin bigyan ng halaga
ang mga patungkol sa Panginoon, ang mga spiritual na bagay, maaari katulad tayo ni Esau. Na i-value po natin, ipagpalit lang po natin ang ating pagka-Kristiyano sa walang kwintang bagay. Kaya we are making a bad bargain sometimes. How? Sabi dito, how? Minsan, dahil po tayo ay failure to resist the passing pleasure of sin. Sabi po ng Hebreo sa chapter 11, verse 24 to 26, sabi po rito, sa Hebreo, sa chapter, Hebreo chapter 11, verse 24, sa pananampalataya nang lumaki na si Moses ay tumangging siya itawagin anak ng anak na babae ni Paraon at pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Dito po ba natin nakikita nga hindi po si Moses pumayag na siya'y lumaki sa kaharian sa anak ni Pharaoh sa kapanahon na yun. Kasi nakita niya na siya po ay maging instrumento para maihatid doon sa kasaysayan ng Panginoon. Nakita niya na purso niya na, na mas mahalaga sa kanya ang spiritual na bagay, sang panandalian lamang. Dito na tumangging tawagin na anak na babae ni Pharaoh. Bakit? Sa pinili pa niya na siya ay tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Kaya po tayo ay sinasabi po rito ng Bible na sometimes gumagawa po tayo ng ipagsundo sa paggawa ng pagkakasala. Kapag minahal po natin ang mga bagay na pangsanlibutan, ibig sabihin parang binabarter po natin ang mga spiritual na bagay sa mga panandaliang bagay, sa mga bagay na mga pangkatawang tao, sa kaligayahan sa pagkakasala. Lusting for things of the world. Sabi dito, paano po natin sometimes ginagawang bad bargain? Sabi nga dito sa may 1 John chapter 2 verse 15, kung mahal po natin ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Panginoon ay wala sa atin. Kaya mga kapatid, sometimes kapag tayo ay pinapapili mas saan sa iyo ang mas matimbang, mga bagay ba pang sanlibutan, mga bagay lamang ba na mga temporaryo dito sa lupa, mga bisyo, mga pleasure, makalaman ba, makamundo, mas malaga ba sa iyo yun o ang mga bagay na patungkol sa Panginoon? Alam niyo po, si Esau ay hindi niya napigilan ang kanyang makamundong makalaman dahil lang sa isang bowl na pagkain. Kaya may kasabihan na sinasabi, how to see no when last see yes. Sometimes napakahirap pong paglabanan ang ating pong kagustuhan ng ating laman. Pero dito po makikita natin ito po ay isang halimbawa na hindi po natin ipagpalit ang pagkapanganay natin, ang pagka-Kristiyano natin sa mga kamunduhang bagay, sa paggawa ng mga kasalanan. Kundi hangarin po natin, ihangad po natin dito na kung paano po tayo magbigay ng mga importansya sa mga spiritual na bagay. At hindi po lamang dito, no one should be
immoral or godless. Sabi ng Hebrews sa chapter 12 verse 16 na sana po walang isa na maging immoral o taong karnal o nagkakasala o dyan pa sa paggawa ng mga immoral na bagay kag wala, parang walang Diyos sa buhay niya. Sabi dito, walking after the flesh. Ikaw ay lumalakad ayon sa iyong pita ng laman, hindi ayon sa Espiritu, sabi ng Galatians chapter 5, verse 16 to 26. To prioritize the material thing than to spiritual. Sometimes, sabi ko po ng Colossians chapter 3, verse 1 to 2, kung tayo po tunay na sa Panginoon na at namatay na kay Kristo, iisipin po natin ang makalangit na mga bagay. Dito sabi po rito, how might behold, papano po natin ito panghawakan, papano po tayo manatili maging matibay to our birthright. Number one, seek ye first the kingdom of God. Uunahin po natin ang kariyan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kanyang paghahari sa buhay natin, ibig sabihin, uunahin po natin ang kalooban ng Panginoon. Uunahin po natin ang paglilingkod sa Lord. Uunahin po natin ang spiritual na bagay. Uunahin po natin ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Number two, pursue peace and holiness. Sabi po ng Hebrews sa chapter 12 verse 14, sabi dyan, kung wala pong kapayapaan at kabanalan, wala pong taong makakakita sa ating Panginoon. Exercise discipline and godliness. Tayo po, sanayin po natin, disiplinahin natin ang ating sarili sa maka-Diyos na mga buhay. Hindi po sa mga bagay na pansanlibutan. Keeping your mind on things that are above. Sabi doon sa Colossians chapter 3 verse 1, atin po laging isa sa isip, isa sa alang-alang ang mga bagay na panglangit o mga bagay na spiritual patungkol sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakahalaga sa atin ang pangako ng Panginoon bilang pong mga Kristiyano na mayroon po tayong masasabi po natin na tagapagmana po tayo dahil tayo po ay mga Kristiyano na tinawag, na tayo po ay mga may authority na mag-claim dahil tayo po ay mga taong pangako na masasabi po natin na tayo po ang nauna na pinangakuan ng Panginoon na mga bagay na patungkol sa Kanya. At ang lahat ng mga bagay na riyan sa Panginoon ay para po sa atin yon. Ang ipinangako niya ay para po sa atin yon. Kaya dito po sa ating pinaka-conclusion, alam nyo, nagpapakita lang po kung ano ang pinaka-priority ni Esau compare kay Jacob. Si Esau ay, ang kanya pong concern ay pangangailangan ng katawan. Kanya pong binaliwala ang mga privileges bilang isang panganay. Ito naman si Jacob, isang tao po ang kanyang hangad ay mga spiritual blessing. Bilang isang panganay, nakita niya kung ano kaimportante na bilang isang panganay kung ano ang kanyang makukuha na mga promesa. Kung ano makukuha niyang mga advantage para sa kanya. Dahil alam niya kung ano kahalaga ang panganay para sa kanila noon sa isa pong kultura ng mga anak ng Panginoon. Kaya dito, masasabi po natin, ito po ang atin lesson. Si Esau ay napakalaki ang kanyang pagkakamali. Sa kanya pong pagbarter po, nakipagsundo na ibigay kay Jacob ang kanyang pagkapanganay, ito pong pagkakamali
na habang buhay siya hanggang sa ngayon, ay sabi ko nga, yung consequences ay naiwan pa hanggang ngayon sa buhay nila. At dito po, makikita po natin ang isang pagkakamali niya. Una, binaliwala niya ang pagkapanganay. Depreciating the value of being a birthright. Kaya po naalis yung kanyang mana na supposed to be siya ay pagpalain ng kanyang tatay upang yung kanyang lahi ay pagpalain ng ating Panginoon. Magkaroon po ng favor, blessing, protection sa Lord. Yun lahat po ay nawala. Magiging ulo, hindi buntot. Pagpapala, ay ganun. Wala na pong nangyayari sa buhay niya. Sabi nga ng Bible, kahit na anong iyak ginawa niya, nagmakaawa siya, kung may maiwan pa bang pagpapala, sabi niya kay sa kanyang tatay, sabi niya, wala na bang pagpagpala na iwan? Hindi mo ba ako pwedeng pagpalain? Pinagpray nga siya, pero iba na. Hindi na doon sa pagpapala, kundi sinabi ng Bible na siya ay gagawin ding malaki, pero hindi na. Magiging linyada po ng mga pinili ng Panginoon. Kasi si Jacob, ang kanyang pangalan ay naging Israel. Diyan po nanggaling ang 12 tribes ng Israel. Dahil pinalitan po ang kanyang pangalan. Kaya siya po, binaliwala niya ang kahalagahan ng mamanahin niya. Sabi niya dito, failure to resist the desire of the flesh. Siya po ay nabigo para paglabanan ang pita ng laman niya. Kaya ipinagpalit niya sa isang yahong, sa isang bowl, ang kanyang pagkapanganay. Sabi rito, ganun din sa atin. Maaari na minsan sa buhay natin na magkaroon po tayo ng kaparihong mistake. The same, similar mistake sa ginawa ni Esau kung di po tayo mag-iingat. Una-una, we can make a similar mistake, not appreciation or appreciating the value of our inheritance in Christ. Pag hindi po natin binigyan ng halaga ang ating pong mamanahin kay Kristo, maari maging katulad tayo ni Esau. Kapag hindi po natin binigyan ng halaga ang spiritual na bagay sa buhay natin at inuna po natin ang mga bagay na material, maari na ang mangyayari po kay Esau ay mangyayari sa atin. Sabi dito, given to the temptation of satisfy our flesh. Kaya yan, alam nyo, minsan sabi ko nga, how to see no when lust see yes. Sometimes napakahirap po labanan ang ating pong sarili kung tayo po ay sa gitna ng mga tukso sa buhay. Kaya may isa pong napaka matapang na isang general, napakarami pong mga tagumpay ang kanya pong nadaanan, pero sabi niya, may isang pong kaaway na hindi ko nasusupil hanggang ngayon, ang tukso. Yan po ay kilalang isang general na matapang, nagtagumpay sa napakaraming larangan ng ipagbaka. Pero sabi niya, siya mismo nagsabi na isang bagay lang, isang kaaway ang hindi ko nasusupil o hindi ako nagwagi dahil po doon siya mahina. Kaya po sabi dito, mag-ingat po tayo na baka po sa bawat ginawa natin ay maging huli na ang lahat. Sabi nga dito, sabi ng Bible, sa Hebrews chapter 12 verse 17, umiyak man si Esau, nagsisi man si Esau, humingi man si Esau, naglupasay man sa paghingi ng pagpapala sa tatay niya, wala na, late na ang lahat. Kaya sabi ko nga, sa buhay natin napakarami pong mga desisyon
Marami pong mga kipag-bargain natin ng ako na minsan ay nagdulot po sa atin ng kapahamakan. Pero nawa, itong pong mga nagawa nating desisyon na hindi po panghabang buhay. Kasi sa every time na magkaroon po tayo ng desisyon sa buhay, ay mayroon pong consequences. Bintahi ba o disadvantage para sa iyo? Tapusin ko po ito sa isang pong kwento. Isa pong warning ito sa atin. Na may isa pong kaharian na gusto niya nang magkapag-asawa ang kanyang anak na prinsesa. Kaya po tumawag siya ng mga tao upang sumali sa isang paligsahan na ang kanyang pong reward ay ganito. Mamili, maging asawa ang prinsesa o bibigyan siya ng napakalaking halaga ng reward. Alam niyo, may isang tao, napakasimpleng tao na pumatol. Dahil ito lang, napakasimple lang po ang dapat gawin. Sabi ng hari, kayang-kaya niyo to, napakasimpleng gawin. Bakit? Sabi niya, nakikita niyo yung tatlong kabayo na yon. Kapag lumagpas yan sa kwadra, ang isa pong sasali, doon siya tatayo sa gate. Pag nahawakan mo ang buntot, panalo ka na. Alam niyo po, pero sabi ng hari, pero pag hindi niyo nahawakan, may dalawa pang tsansa. Tatlo yan. Pero kung mabigo kang hawakan, kahit isa, ang katumbas niyan, papatayin ka. May isa pong taong simple mahirap, naghahangad na siya ay makapag-asawa ng Rina o makakuha ng pira, ng prinsesa, I mean, at makakuha ng pira kung ayaw niya ang prinsesa. Sabi ng kanyang kaibigan, alam mo, sabi niya, Brad, alam mo bang katumbas pag ikaw nabigo? Patayin ka, sabi niya, napakasimple lang yan. Kayang-kaya ko yan. Kasi sabi niya, pagdaan, hahawakan mo, kung hindi mo mahawakan ng isa, may dalawa pang tsansa. O sige, sabi niya, itong taong ito, sumali. Ito na, nung siya ay nakatayo na, doon na binuksan na yung isang kabayo, humarutrot na. At siya nahawakan niya, pero hinagisan siya ng prinsesa ng bula at kanyang sinalo at na-miss niya hawakan ng buntot. Sabi niya sa kanyang sarili, may dalawa pa at hindi ko na palalagpasin. Mag-concentrate na ako. Baka ma-miss ko itong dalawa kasi na-miss ko ng isa. Nung humarurot ng isa, nung hawakan niya, kinawayan siya ng prinsesa. At siya ay kumaway uli sa prinsesa at na-miss niya yung itong buntot ng baka para hawakan. Sabi niya, naku, isa na lang ang kabayo na lang ang aking pag-asa. Sabi niya, hindi na ako magpatukso. Hindi na ako titingin sa iba. Kukonsentrate na ako para hawakan dito nakasalalay ang buhay ko at ang reward. Ito na, tamang-tama, pagdating, pumikit siya, hindi siya lumingon sa kung sino-sino nung hinawakan niya na ang buntot. Nagtaka siya, bakit wala siyang nahawakan? Yun pala, itong pangatlong kabayo ay walang buntot na. Alam niyo, minsan, kapag ang oportunidad, kapag na-miss mo, hindi mo na alam kung babalik pa yan sa iyo. Kaya sa bawat bagay na gagawin natin, sa ating pong mga desisyon, kipag-bargain sa mga bagay, isipin natin, kung ito ba ay para sa ating walang hanggan na mana o ito ba ay temporaryo lamang? Alam nyo, napakalungkot na sa ganitong sitwasyon ngayon,
Dahil tayo ay limitado sa ating pong fellowship, hindi po natin alam kung ang ating pong priority ay kung nasaan. Nariyan pa ba tayo na naghahangad, nagagalak, natutuwa sa paglilingkod sa Lord? O minsan naagaw na ng mga bagay na material o pansalibutan lamang? Mga kapatid, huwag po natin kalimutan ang buhay ni Esau, na hindi niya binigyan ng halaga ang mga privileges bilang isang panganay, na ito ay isang bagay na napaka-importante sa mata ng Panginoon dahil ito po nakasalalay sa buhay natin ngayon. Kung saan tayo pupunta, saan tayo tutungo, nawa bibigyan po natin ng halaga ang patungkol sa Panginoon at sa mga spiritual na bagay. Bagamat napakarami pong hadlang ngayon sa ating pong paglingkod sa Lord, hindi sana mawala sa ating puso't isipan ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Purihin po ang Diyos na sa ating pong mga buhay, sana hindi po tayo maging katulad ni Esau na walang kwintang tao dahil inuna niya pa ang nilalaman ng kanyang tiyan sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Kaya doon mo po makikita, sabi ko nga, kung ano ang nilalaman ng puso mo, nilalaman ng pag-iisip mo, yun ang una mong ginagawa. Sana po sa atin, hindi po natin i-focus lamang, napaka-importante sa atin ang mga material na bagay, pero mas mahalaga pa rin ang patungkol sa ating Panginoon. Dahil ito ay magdudulot sa walang hanggang mamanahin natin, buhay na walang hanggan, at ang lahat ng mga piniprepare ng Panginoon para sa atin. Mamimiss natin po yon kung maging katulad tayo ni Esau na inuna ang mga bagay na pangkatawan at pangsanlibutan. Purihin po ang Diyos at nawa atin pong naintindihan ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito na magbibigay po sa atin ng pagbubulay-bulay kung ano po ang pinaka-priority natin sa buhay. Nagbibigay ba tayo ng halaga sa Diyos sa kanyang gawain o binawali-wala po natin ito dahil ang ating pong binigyan ng halaga ay sa atin lamang sarili, makamundo at makalaman at material lamang na bagay. Sana po hindi po mangyari sa atin to, kundi katulad po tayo ni Jacob na nakikita po natin ang ating pong tunay na pananaw sa buhay, buhay na gusto po natin pagpalain ng Lord at gusto po natin ng spiritual na bagay na ito po magdudulot sa atin ng mana na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon, tayo po sandali ay mag-closing prayer. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na pinakita mo sa amin kung ano po ang kalagaan ng birthright. Katulad po ni Esau na naging leksyon namin ngayon na dahil lang po sa isang mangkok na pagkain, kanya pong ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay. Napinili niya ang kanya pong gutom na pangsarili. Hindi niya po tiningnan ang spiritual na mga bagay na mamanahin niya. Na bandang huli, nagsisisi siya dahil hindi niya binigyan ng kahalagahan ang bilang isang panganay. Kaya sana ang mga mensaheng ito na aming narinig at napakinggan na magdadala po sa amin ito ng pagbabago sa aming pananaw. Na instead na aming pong unahin tamang ang mga material na bagay at makalaman, makamundo, uhunahin namin ang iyong kaharian na ito ay pag nagdudulot ng mana na walang hanggan. Sana po, Diyos, hindi po lamang tagapakinig kami, kundi tagagawa ng banal mong salita. At ang banal mong salita, ilagay mo sa aming puso at isipan na hindi po namin makalimutan. Maging kabahagi po ito ng aming paglago sa spiritual na buhay, kung paano po namin bigyan ng halaga ang iyong kaharian
ang paglilingkod namin sa iyo, ang spiritual na bagay. Na alam po namin, ito po ay pangako na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.